file, Yasmin? Apo, sir. Okay na yan. So, what we're gonna do this afternoon, nga pala, magandang hapon, no? Sa lahat. At, pang ating pag-uusapan ay ang solusyon dito sa ating quiz last time. Okay? So, without further ado or without further delay, we're gonna discuss this, no? Hindi ko naman papa-open yung camera, no? And then, nandito lang ako sa bahay, no? Nagde-data lang ako, nagde-data kasi nangungupahan lang ako dito sa may, ano ba tawag dito sa lugar na to? Capitol View. Dito lang, no? Malapit lang. Okay. So, ang unang problem natin ay eto, no? Pakibasa mo nga, Yasmin. Okay lang? So, first problem number one, pakibasa mo nga. Problem number one. Okay, thank you. Nasaan ka ba, Hasmin? Tabi ba ng daan yung lugar mo? O nasa labas ka ba? Ah, okay. Kala ko nasa labas ka eh. Anyway. Okay. So, ang tanong dyan ay ano? Tinatanong dyan ang mass tsaka weight. No? So, ang gagawin natin, dapat ang atake or ang approach ay kailangan natin ng equation na magtutugma, magpifit doon sa mga given at sa hinahanap. Di ba? So, ano kaya ang equation yan? Unang-una, mass, di ba? Mass at weight. O, kaya tapos binigay din yung ano yung dimension volume, no? Kasi tatlong ano yan eh. Tatlong dimension, so ano yan, volume yan. Tapos binigay din yung density, no? So ngayon ang tatanong natin sa sarili natin ay kung hinahanap yung mass, ano kayang equation yon? Anong equation sa tingin nyo? Gamitin ko to ha, wala kong ano ngayon, pasensya na, wala kong, hindi naka-install yung ano ko eh, kasi hindi na online, so tsaka na-reformat yung laptop ko. May digital pad ako eh, yung Wacom. Eh ngayon, gagamitin ko muna yung ano, mouse na lang. Pasensya na. So baka magbali-bali ko to with your indulgence, no? So what we're trying to find is yung mass, no? And weight. So how do you relate yung mass if you were given the density and the volume? It is very easy, no? Ang density ay rho. Ito ay density is, di ba? Ano yun? Mass divided by volume. Di ba? So, do we have a density? Meron. Meron ba? Ayan, no? Density. Di ba? Density ng air. Meron ba tayong mass? Yun ang hinahanap eh. Di ba? So, what is being required is the mass. Do we have volume? Meron ba tayong volume? Meron ba wala? So, meron kasi yun daw ay nasa isang room na ang sukat o dimension ay ano. Pasensya na sa drawing ha. Kasi umuupa lang ako, wala akong mga gamit pa. No? So, pinagkakasya ko lang dito no sa yung laptop dito sa upuan. So ito daw ay 6 by 6 and by 8. Yan. So if you're gonna multiply that
the 3, 6 times 6 times 8, you're gonna get a dimension which is in terms of third order, no? Yung cube. Third order, no? A meter cube. Pag dalawa lang, square, eh, no? So, 6 times 6, 48 times 8. Alam nyo na yun, di ba? 48 times 8. So, ang magiging equation natin ay ano? Mass, bigay mo nga, mass equals, hirap magsulat. Napakahirap magsulat dito sa ano, sa mouse, di ba? Dahil, ano, hindi na tayo online, eh. Density times volume. Okay. So, eto, i-multiply mo nga yung 1.16. Paki-multiply. 1.16. Direct lang naman ito, eh. 1.16 times, ano? 6 times 8. Ilan yun? Yung ano? Yung volume? 288. What's gonna happen is this, no? The first one, the density has this kilogram per meter cube. Tapos yung volume, alam naman natin, yun ay meter cube, di ba? So what's gonna happen is this. Oh, ma-cancel yung parehong meter cube. O, oh, ilan yung sagot? 1.16 times 288, ilan? 334, no? 0.1. So, kahit 334 or malapit doon, no, basta, kumisang kasi yung mga pag-round up, eh, no? So, we're finished with the first question. And we're gonna go doon sa, ano, sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Mass. Ay, mass na naman. Weight. Ano yung weight? Kapa, anong formula kaya yung weight yan? Mass times gravity. Yun, thank you. No? So, ang ano, kuha tayo dito. So, ang hinahanap ngayon ay weight. Alam natin yung weight ay may kinalaman sa gravity. Di ba? So, kung ano man yung nakuha mo na mass, which is constant, kahit saan ka pumunta, di ba? Whether sa Mindanao, sa ibang bansa, sa lupa, sa langit, or ano, mass is constant. So, imumultiply mo lang yung ng gravity kasi iba-iba yung gravity. Depende sa location, no? So, dahil may nakuha tayo ng mass, ano ba yung nakuha natin na mass? Ano yung nakuha? Ah, 334, no? So, 334, pasensya na sa sulat, kilogram, anong gravity? Constant yun, di ba? Alam mo dapat yun. 9.81 meter per second square. So, before we proceed any further, I just would like to ask you, I told you before, when you see this, no, yung tatlo, pag binultiply mo yung kilogram, yung meter, divided by second squared, anong makukuha mo? Pag pinagsama-sama mo yan, Newton. Very good, no? Which is a measure of force. Di ba? Yung mass, kilogram lang yun, no? Unless sabihin na kilogram force. Kasi pwede mo rin gawing kilogram yung force. Pero since mass yung kinuha mo kanina, di ba, mass yun. Magiging force lang or Newton pag minultiply mo ng ito. So when you multiply, pakimultiply nga sa ano, 9.81. Ilan? O, nakikita nyo ba yung screen ko? Nakikita nyo? O, pakita natin na 334.1 multiplied by 9.81. Tama ba? Tama to, class? 3,277.521. Okay? So, dito, o, 3,277, o, di ba? Kasi nararound off yung iba, and so on, no? 0.5. Ma, okay na tayo dyan? May tanong ba dyan? May tanong? Ano ba ito? Saan na ba tayo? Ang dami kasing mga problem na dito. Ayan.
So we're able to discuss and answer correctly ito, no? Ay, bakit lumit? Yan. So wala nang tanong sa number one. So dako na tayo sa number two. Ayan. A vacuum gauge connected to a tank reads 30 kilopascal at a location where the barometric reading is 755 millimeter of mercury. Determine the absolute pressure in the tank, taking the density of the mercury as 13,590 kilogram per meter cube. Okay? So, anong formula pala gagamitin dito? Ano ba ang tinatanong? Ayan na, oh, di ba? Yun. Absolute. Di ba? Eh, binigay ko na nga, dahil mabait akong professor, binigay ko na nga yung sagot para hindi na kayo mahirapan. Ako, ayoko kayo nahirapan. Ayan, oh. Ano ba ang absolute pressure? Ang absolute pressure pala ay kukunin mo muna yung reading ng pressure na nandun sa instrument. Ano ang tawag doon sa pressure na nababasa sa instrument? Ano? Yun ang tawag ay? Ano daw? Gauge. No, kaya nga pressure gauge, eh, di ba? Oh, barometric gauge, pressure gauge, force gauge. Pag sinabing gauge, instrument yun. Di ba? Para mag-gauge niya o masukat. Pansukat yun. Ang gagawin mo dun sa nasukat mo sa metro o sa gauge, may idadagdag ka pa. Ano ang idadagdag mo para maging absolute pressure? Ano? Ano ba yun? Yung ATM? Pressure atmospheric. Yun. Ang, ano pa isang tawag nga pala sa atmospheric? Ah, anong tawag doon? Ha? Ano ang isa pang tawag sa atmospheric? Barometric, very good, no? Kasi pag nagbabasa kayo ng problem, no? Ba maari kayong matukso na kasi ang standard ay ano eh 760, di ba? Eh kaso I told you before, when you are trying to deal with the problems like this, no? Pag binibigyan kayo ng mga problem na katulad nito, titingnan nyo kung may binigay na pressure dun sa locality, local atmospheric. Pag may binigay, sabi ko, yun ang gamitin natin, di ba? Pag walang binigay, edi gamitin natin yung standard, di ba? So, ganun lang yun. May binigay ba na atmospheric o barometric pressure sa paligid? May binigay ba? Magkano? Yun, 755. May tanong ako sa inyo. Ang 755 ay anong klaseng pressure ba 'to? Anong klaseng pressure? Yan ba ay mababa o mas mataas sa atmospheric? Mababa. Ano ang tawag natin doon sa pressure na mas mababa sa atmospheric?
Ano na? Sino? Sino? Pwede ba magtawag? Sino na? O hindi? Vacuum pressure ba yan? Uy, sagot. Vacuum pressure ba ang 755? Ano ba ang atmospheric pressure? Yes, ma'am, sir. Bakit? 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 Yun ang sagot. Ang standard atmospheric pressure ay 760. Eh, mababa yung local mo eh. Di ba? Yung nasa paligid mo ay 755. So, ang gagawin mo dyan, pag vacuum pressure, negative pressure. O, pupunta kayo dito. Ito, ang mangyayari dito ngayon, magiging negative plus, di ba? Plus negative pressure, plus minus. Pag nag-add ka ng negative, edi ima-minus mo yon negative eh. Nakuha ba? O, balik tayo dito. Ano yung gauge pressure? Ano? Hindi naman tinatandaan eh. Screenshot nyo o kamerahan. Ilan? 90,000. Hindi. Pressure. 30 kilopascal. Ngayon, i-add mo yung local. Ilan yon? 7? Pwede bang i-add yung dalawa ng direct? Ma-add ba yan, guys? Hindi po. Hindi. O, anong bagay natin dyan? A, paano? So, ilalagay mo dito 755. Maghahanap ka ng equivalent para makancel mo etong millimeter mercury at maging ano? Kilopascal. Okay? So, ang mangyayari dyan, buray natin ha. So, class, ang mangyayari dyan ay ganito. 755, imultiply mo siya sa conversion. Meron tayo na conversion sa standard atmospheric. Now, for every 60 millimeter mercury, ilang kilopascal? Ilan? Para kilopascal ang makuha mo. Bakit 1,000? 101 point
3 ano? 3 to 5. Di ba diniscuss na nga natin to? Ba't hindi pa alam hanggang ngayon? Dapat pag isang tanong ko, sagot agad, no? Diba pinamemorize ko sa inyo yan? Ano ba yung mga equivalent atmospheric pressure? O gano? Anong mangyari dyan? Anong maka-cancel? MMHG. Ngayon, pag sinabing cancel class, hindi yan zero. Okay? Ano yan? Pag sinabing cancel, zero ba yan? O one? Any number divided by itself is what? 1. So, millimeter mercury divided by millimeter mercury, 1 lang yun. Eh, hindi naman natin nilalagay yung 1, di ba? Any number multiplied by 1 or divided by 1 is just itself. So, tinanggal lang natin yung unit. Di ba? Yan yun yan ba? So, anong natirang unit? Anong natira na? So, kilopascal. Okay. So, paki-multiply to. 755 times 101 divided by 760. Pasensya na, hindi ko nakakabit yung digital pad kasi. Kaya bingkong-bingkong yung sulat eh. Anong sagot? Oh. Sagot. Oh, pakita natin ha. So, ano yan? Oh, sandali, ipakita ko lang muna bago natin i-negative. So, 755 multiply by 101.325 divided by ilan? 760. Tama ba? 100.6? Tama ba? So, 0.66, no? So, eto na yan. I-negative na lang natin. Paano ba ito gawing negative? Eto yan. Yan. Tapos, i-add natin to doon sa, ano, sa original, di ba? Na 30. So, 100 kilopascal plus, i-plus natin to? 30 ba to? So, ito yung ano, no? 70.6 ang neto. Balik tayo doon. Yan, no? So, ibig sabihin, ito yan, no? 70.6, no? Inano lang, no? Yung sign. Nakuha ba? Kung paano? Nakita ba to? 70.6, di ba? So, ano lang, no? Direction lang yung, ano? Direction lang yung negative. So, ibig sabihin, ano yun? No, ito, no? Ito, 70, ay, yung kanina, no? 70.6 ang nangyari, no? Which is, ano? Vacuum siya, no? Ibig sabihin, vacuum yung absolute pressure. Yung pinaka-absolute pressure doon ay vacuum, no? Doon sa situation.